Sa pagpanaw ni Miss Sherry Hill ay nalungkot ang showbiz, lalo na mga naging katrabaho niya noon at mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Narito ang mga reaksyon ng mga kaibigan at kapamilya ni Sherry na mula sa showbiz sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng Showbiz sa Pagpanaw ni Sherry Hill. Si Sid Lucero ang nagkumpirma ng balita tungkol sa pamamaalam ni Sherry, pero napilitan lamang siyang magsalita bilang pamangkin ng aktres dahil noon na lumabas sa social media ang mga balita. Kung si Sid daw ang masusunod, ang mga anak ni Sherry at hindi ibang tao ang gusto niyang maglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa pagkamatay ng kanyang tiya. Cancer of the reproductive system ang sanhi ng kamatayan ni Sherry at inilihim niya sa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Pero alam ito ng pamilya niya. Pumanaw siya sa edad na 59 noong August 5, 2022 sa New York City. Binahagi din ni Sid ang larawan ng tiyahin na nilagyan niya ng caption na "I love you, big hug" na may hashtag na hashtag bug love. Kaugnay nito ay agad na bumuhos ang pagdadalamhati mula sa kanyang mga tagahanga, kapamilya at mga kasamahan sa industriya. Dahil sa pagkamatay ni Sherry, nagkaroon ng hinala ang iba na may kinalaman ang karamdaman niya sa desisyong talikuran ng showbiz at umalis sa Pilipinas para makapiling ang kanyang mga anak at estranged husband na si Ronnie Rogoff na pawang mga naninirahan sa Amerika. Nasa tipi ng FPJs ang probinsyano, ang nakatatandang kapatid ni Sherry na si Michael De Mesa nang malaman nito ang malungkot na balita. Ayon sa mga eyewitness, iyak nang iyak daw si Michael sa loob ng sasakyan dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal at nag-iisang kapatid na babae. Bagamat may reputasyong mahusay na kontrabida sa pag-arte, sa totoong buhay ay marami taga-industriya ang nagmamahal kay Sherry. Patunay dito ang pagdadalamhati ng mga artista kasunod ng balitang pagpanaw niya. Sunod-sunod ang post ng mga artista para ipaabot ang kanilang pagdadalamhati at pagkikiramay sa mga naiwan ng aktres. Nag-post ang star for all seasons si Vilma Santos sa Instagram ng larawan nila ni Sherry. Caption niya dito, "Rest in peace, my friend. We love you, Miss Sherry." Dahil parehong season actors, maraming pinagsamahang pelikula sina Vilma at Sherry, katulad ng Palimos ng Pag-ibig, saan nagtatago ang pag-ibig at immortal. Binalikan naman ni Mikey Kawanko Jaworski ang magagandang alaala nito kay Sherry na itinuturing nilang family friend. Post niya sa kanyang Instagram story, "Sherry used to sing for my parents' campaigns in Tarlac every election and spend a few days there each time. I was this chubby little girl following her around. Rest in peace, Sherry. Thank you for your kindness and generosity towards us." Ipinost naman ni Atom Araulio ang kuhang larawan nila ni Sherry. Nilagyan ito ng kapuso anchor ng isang broken heart emoji, indikasyon ng kalungkutan niya sa pagpanaw ng premyadong aktres. Nakatrabaho ni Atom si Sherry sa pelikulang Citizen Jake noong 2018. Sa Instagram story naman ni Andy Eigenman ay nagbahagi ito ng mga larawan kasama kanyang tiyahin at bakas ang pagdadalamhati sa nangyari. Caption ito sa isang larawan na may wacky photo nila, "The one who inspires me to always stay true to my authentic self." Kabilang din sa nalungkot ang aktres na si Sunshine Cruz na nakasama niya sa Dolce Amore. Post ni Sunshine, "A really sad day for the industry. RIP Miss Sherry Hill. It was an honor to have worked with you in Dolce Amore." Sa Instagram post naman ng Divine Diva na si Jansha Padilla ay nagbahagi ito ng mahabang mensahe kung saan nagbalik-tanaw siya sa unforgettable moments nila ng yumaong kaibigan. Binahagi rin niya ang screenshot na kanilang naging usapan kung saan pinaalala niya kay Sherry na "Stay well and happy." Bahagi na kanyang Instagram post, "I'll never forget how beautiful and vibrant you were when you celebrated your golden birthday. You danced the tango and I remember thinking, this woman can do anything she puts her heart into. You were always so passionate and full of life. That's how I will always remember you, Sherry, my Gemini sister. I miss you, my beautiful friend. Until we meet again, my deepest condolences to Sherry's family." Nagbahagi din ang aktres na si Ana Fileo ng mensahe para kay Sherry na nilakipan niya ng quote na, "You are born an artist or you are not. And you stay an artist, dear, even if your voice is less of a fireworks. The artist is always there." Caption niya rito, "Brava la divina. Adio, Sherry Hill Eigenman."
Ibinahagi din ng Kapuso actor na si John Lucas ang karanasan niya na magkasama sila ni Cherie sa anniversary special ng tadhana ng GMA 7 noong 2020. Anya tunay siyang humanga sa husay nito bilang aktres at ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanyang trabaho. At isa ito sa may tuturing niyang natatangi sa lahat. Karangalan din sa kanya ang nabigyan ng pagkakataon na makatrabaho ang isang mahusay na aktres sa industriya na kanyang babaunin. Anya, she was something, not a second rate, not trying hard, never a copycat. Sabi naman ng direktor at manunulat na si Joey Reyes, hindi niya makakalimutan ang Trini Ojeda na kanyang unang obra bilang screenwriter, ang 1982 classic film na Oro Plata Mata. Ang mga Kapuso actress na sina Barbie Forteza at Gabby Garcia ay nag-abot rin ng pagkikiramay. Isa sa naging matindi ang pagdadalamhati sa kanyang pagpanaw ay ang matalik na kaibigan na si Sharon Cuneta. Noong August 6, 2022, emosyonal na ibinahagi ng megastar sa kanyang social media accounts ang kanyang saloobin. Sa kanyang post, sinabi ni Sharon na isa sa kanyang pakay sa pagpunta sa New York City ay ang bisitahin si Cherie. Nagpasalamat pa rin siya na nakasama niya si Cherie sa mga huling sandali bago ito pumanaw. Sinabi rin ni Sharon sa kanyang post na tila na mamaalam na sa kanya ang kaibigan matapos itong banggitin ang tungkol sa tree to heaven nito. At nangyari na nga ang kinatatakutan ni Sharon na makatanggap siya ng tawag na sa makabilang buhay na si Cherie ilang oras matapos silang magkita. Kahit na nakapiling niya raw ang matalik na kaibigan sa mga huling sandali nito, matindi pa rin ang paghihinagpis na nararamdaman niya ngayong hindi niya ito muling makikita. Anya, I will love you with all my heart forever. Thank you for everything. Bukod dito, ibinahagi rin ni Sharon sa kanyang Instagram ang ending scene nila ni Cherie sa pelikulang Bituing Walang Ningning. Nilapatan niya ito ng kantang Leaves ng Ben and Ben at tatlong broken heart emoji na caption. Sinariwa din ni Dina Bonnevie ang magagandang alaala ng pagkakaibigan nila ng pumanaw na kaibigan sa pamamagitan ng isang Instagram post noong Sabado. Sa kanyang parangal kay Cherie, iniisa-isa ni Dina ang magagandang katangian ni Cherie at mga aral na natutunan niya mula rito. Kabilang dito ang panahong tumira sila sa iisang condo building kung saan inalagaan daw ni Dina ang panganay na anak ni Cherie na si Jamie. Inaalagaan din daw noon ni Cherie si Dina na galing sa broken marriage nila ng first husband na si Vic Soto. Bahagi ng mensahe ni Dina, "You are more than a friend to me. You are my sister, my first mentor in singing. You help me believe in myself, my dreams, my goals. You are my critic and my fan, never afraid to tell me the truth if you felt I could do better, and never stingy for words of praise if I did well. You were always true and present in mind, body and spirit. That was your legacy." Nagkasama naman sila Dennis at Cherie sa Legal Wives bago tuluyan na linisan ni Cherie noon ang showbiz para manirahan na sa Amerika. Sa kanyang Instagram post, sinulat ni Dennis na caption na, "Paalam inakulay." Ang singer na si Pops Fernandez na kaibigan din ni Cherie ay nagpost ng throwback photos nila kasama si Jim Paredes. Sinulat niya sa caption, "Rest in peace, Cherie." Binahagi naman ni Ice Higuera sa Instagram ang kanyang kalungkutan dahil sa pagkawala ng isa sa pinakamagaling at pinakamamahal na aktres sa industriya. Binanggit din niya na siya at ang kanyang asawa na si Liza Dino ay nawala ng kaibigan. Anya sa caption, "Ate Cherie, I will never forget our Batanes trip. We had so much fun. We've shared stories and beautiful memories together. May you find eternal love and peace in the great unknown." Nakasama naman ni Matteo Guidicelli noon si Cherie sa Dolce Amore at Single Single. Binahagi niya sa Instagram ang isang behind the scene photos nila habang magkatrabaho noon. Tinawag naman ni Jake Cuenca na hero, my queen at icon si Miss Cherie. Ayon kay Jake, si Cherie ang nag-push sa kanya na mag-acting school noon. Ito din daw ang nagsabi sa kanya na subukan niyang mag-teatro. Mentor ni Jake si Cherie at isang karangalan para sa kanya na makatrabaho niya ito noon. Nagkatrabaho naman noon sina Lovie at Cherie sa Legacy. Binahagi ni Lovie sa kanyang Instagram post na sa isang eksena ay kailangan siya sampalin ni Cherie. Ani Lovie, nagpasalamat siya kay Cherie na hindi siya nito sinampal ng malakas. At sa kanyang signature sultry voice, sinabi daw ni Cherie na, "'Cause I like you, darling." Dagdag pa ni Lovie, "Thank you for the fond memories at Miss Cherie Amor. You're definitely an icon who embodies grace, talent, and class. You will be missed." Cherie's Guide for Actors Etiquette. Sa kanyang pagpanaw, nag-iwan si Cherie ng mga importanteng aral, ang Actor's Etiquette, na isinulat niya noong December 2018 na dapat sundin ng mga baguhang artista dahil marami ang matutunan nila. Kung mahirap makalimutan ang kanyang walang kamatayang linya sa 1985 blockbuster movie na Bituing Walang Ningning, nagmarka rin sa publiko ang paalala ni Cherie sa mga baguhang aktor na "Please don't call me Tita."
May banta rin siya noong sasampalin at lalayasan niya ang sinumang artista na tumingin sa cellphone o nagre-retouch ng makeup sa blocking o reading na kanilang mga kukunang eksena. Paliwanag niya, "Never ever let any actor wait for you when called to the set, especially senior actors. Art is a collaboration, and there is always room to learn from and grow with one another. So please throw your effing ugly ego out of the window. There are various kinds of ego, by the way. Learn the difference. Keep the good kind, which is necessary for creativity and your own preservation of self-worth." I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!